sa amin ni Apex, syempre. Epic battle yun. Parang para sa akin, kahit sophomore ako nun, para sa akin, dama ko pa rin yung pagiging rookie nun, syempre, Apex yung harap ko. Tapos, yung laban niya kay Snatch, tama. Simula pa lang nun, napapanood ko siya, aliw na ako sa kanya. Tapos naalala ko, nung mga panahon na yun, yung edad niya nun, edad ko rin nung kasalukuyan nung laban namin. So, yun, parang hindi ko rin alam mo yun, yung ano, yun. Ayun, isa sa dahilan ko bakit isa sa pinaka-paborito ko sa madaling salita, harap mo yung idolo mo sa battle rap. Paborito ko yung ngayon, battle ko siguro sa kay Secrets. Kasi na-express kasi siguro yung pagkaseryoso sa battle namin na bota na. Something ganun, teacher, something ganun. Kaya mas na-express ko siya, mas effective din pala pag may mga ganun sila. Palay, BGF Zero. I'm going to go to the next one. At yung bago kong paborito. Against MR. Kasi after commission, nag-decide akong mag-switch na ng comedy. Kasi parang na-realize ko na ano, before, nung mga time na medyo seryoso, nagagawa ko naman siya effective. Tapos through PM ni Arik, nakikita ko na pinupuri niya naman yung ganun style ko. Although, ako parang feeling ko hindi ako totally 100% na satisfied sa kada laban ko. Then ayun nga, that's ayun hiningi ko si Luxuria dahil pasensya na kayo mahaba. Hiningi ko si Luxuria dahil ano, experiment ko na magko-comedy ako. Then nung laban namin ni Emma right after kay Luxuria, parang doon ko nasabi na na-execute ko ng mahayos. At the same time, yung angle na nasipat ko sa trainee MR para sa akin, sariling puri ba, ano, nagandaan ako dun sa angle ko na nasilip sa tree. So, ayun, feeling ko, ano yun, na ayun yung yung laban ko kay MR yung nagbigay sa akin ng deciding factor na mag-stay ako sa style na ko. Mas gusto ko yung style na ko. Yun. Kay Lux. Para sa akin, na-deliver ko siya ng maayos, magandang nagawa ko yung trabaho doon, napatawa ko sila. Naisip ko nga kung may crowd yun, siguro mas wild yung battle na yun. Ayan sir, ano ba yung parang gusto mong improve pa sa battle rap scene? Sa totoo lang, kung mapapansin nyo rin, ano, hindi rin ako masyadong gutom sa battle ngayon. Sa totoo lang, maraming alok na natanggihan. Hindi naman sa paramdam ko, wala na akong dapat patunayan. Pero alam mo yung puso ko ngayon, parang gusto kong mag-try talaga at sumubok sa journey sa music. Dahil una sa, yung bago ko naman magustuhan yung battle rap, talagang music ko yung gusto ko. Ano, mas gusto ko dati dahil ano, fanboy din ako ni Glock na yung mga motivational shit na ano. So yun, mas, tingin ko mas focus ako ngayon sa music. Pero nakakadagdag pa sa akin, para sa akin, hindi lang sa walang gutom. Medyo nakakailang bumattle ngayon dahil na, para sa akin, laki nang naging in-step up nung battle rap. Mas lalo, mas naging mahal ng masa yung mga teknikala, alam mo, itong hirap sumabay. I-prove ko yung passion ko sa battle rap. Yung passion ko dun sa creative writing at saka dun sa performance. Or yung kabuang kultura na rin ng hip-hop. Yun lang gusto kong i-prove kasi ano eh, medyo malayo siya sa personality ko pero ako, wala sa ano yun eh, wala sa itsura or sa dating kung hip-hop ba, hip-hop ba. Siguro sa akin, tapos na ako sa part na may, hindi, ang lame naman siguro kung sabihin na wala na akong gustong i-prove tas nasa isa buhay ako. Pero kasi yung etong ginawa ko sa isa buhay, parang experiment siya eh. From the time na nag-switch ako ng comedy, alam kong yung style kung paano ko mag-battle, hindi siya pang newbie, hindi pang newbie na kalaban. So ayun yung pinaano ko, china-challenge ko yung sarili ko ngayon na pag tinapat ako sa newbie, mahanapan ko kaya ng ganitong angle ito, masilipan ko kaya ng ganitong bukas. Which is kita naman na may struggle ako sa first two rounds ng tourna. Pero tingin ko naman, nagawa ko pa rin kahit pa paano. Hindi lang ako satisfied, so hindi ko masabi na na-prove ko na. Pero siguro kung may gusto man ako ma-prove, ayun, na-effective yun. Pangalawa,
alam kong pagdating sa battle rap, iba na yung tingin ng tao sa technicals eh. Pero ako parang gusto kong ilaban yung underrated na side nung yung art ng pagiging simple. Kasi para sa akin, once na simple ka mag-deliver, yung simple na salita na madalas ginagamit, pag nalagay mo yun sa tamang placement, nakukonsider yun as power words. So, feeling ko ay yung gusto kong ma-appreciate ng tao na may ganun pa rin. Kumbaga kasi yung evolution ng battle rap, hindi siya naman yung totally mag-iiba. Yung evolution, para sa akin, yung evolution ng battle rap, yung dating style, tsaka yung ngayong style na pag-combine mo. Ayun yung para sa akin yung evolution ng battle rap. Yung... Siguro ano, tutok din ako sa musika. Kasi kailangan ko rin talaga na gumawa rin ng musika. Di man ganun kapatok pa, pero I think ano, makakapaghintay pa naman. Ngayon, abangan lang yung mga ano, yung mga abangan lang yung mga lalabas namin yung mga music. Tapos sa siguro sa about naman sa battle ano, so kung gumawa ng kababalagan yung ano yung kakainin siya ni Kumay ganun. Joke. ito, pinakalang ka sa mga active MCs ngayon, sir. Sino yung parang pinaka nagagalingan ka? Nagagalingan ako, I think siya. Pinaka-active. Sa battle rap. O sa battle rap ano si I think ano. Siyempre, una-una siyempre si JD. Nagagalingan talaga ako sa akin eh. Kasi, ano yung parang special sa kanya kung bakit? Oo. JD kasi katropa ko siya. Katropa ko si JD. Siya mahal na mahal ba yan, yun ang buhay ko. Hindi! Set niyo kami! Kahit kaya po pangina pa ako sa akin. Yeah, pagkagamit natin yung gagamit. Hindi, mahal na mahal ba si JD. Yan ang buhay ko. Balik ko pa doon, Kung hindi na puntang yan si Deo, di gamit magkano ano yan. Bigay nyo sa akin si Deo, bigyan pa yan sa stage. Sa akin tungkong yan. Hello sir, sa ako, natalapak. Bakit iba pa rin pag live? Iba pa rin pag live kasi ramdam mo yung presensya ng ano eh, ng mga MC. Sa pag sa YouTube mo kasi pinanood, baga parang hindi mo ramdam yung ano, yung gigil nila bawat inispit nila yung ano, yung mga bars na talagang pinaghirapan nilang sulatin. Kasi hindi lang naman basta-basta sinusulat yan eh. Nagamitan din talaga ng panahon yan, tsaka attention. Oo, iba talaga pag live. Kasi una-una, syempre makikita mo sila. Tapos, hindi yung tipong, syempre pag nakita mo lang sila sa internet, o babati lang sila. Pero pag nandito sila sa baba, nakikita mo sila. Tapos paano sila makipaghalubilo sa mga tao. Talagang, ano, alam mo na ano na may pakikisama sila, hindi sila ganun katulad ni ano ni Batas. Ano pag lumapit ka, pag nagpa-picture ka kagad, talaga papa, ay accommodate ka talaga. Makikita sila bilang tao. Makikita mo sila kung paano sila maging. Pag sa live, ramdam mo yung ano eh, ramdam mo yung impact nung event at saka yung ano nung mga tao. Mapapasabay ka sa ano ng mga tao, sa hiyawan ng mga tao. Sobrang solid ng live, halos nung siyempre nagdaan yung pandemic, di ba? Sobrang solid. Kasi mararamdaman mo yung enerhiya ng bawat isa. Nakakapagbigay rin ng enerhiya sa bawat MCN, alam nila yan. Parang ano yan, vice versa, bigaya nyo ng enerhiya. Solid pag live. Manood kayo, tangin ninyo. Bakit sa aming iba pa rin pag live? Iba kasi yung ano talaga, tulad nga kanina sinabi ni Enigma, may mga ano ka talaga, may mga factors na hindi mo talaga makikita sa ano, sa video. Pero mas sa video naman, advantage naman ng video, may mo talaga ng paulit-ulit. Problema dito yung presensya ng mga MC, yung crowd, syempre, napaalaga ng crowd eh. Kaya para sa akin yung talaga magkaibahan kapag hindi ka nanonood ng, ay pag nanonood ka ng live, tsaka sa YouTube lang. Kasi sa mga nanonood dati, tagapanood din lang kami ever since, kung sa video parang naaangasan ka na pag sa live, pre, puta ramdam mo pa halos pagsusunto ka na pag pinanood mo eh. Wala lang ads eh. Oo. Walang ads de. Pagka sa live na, iba na yung nakikita mong angas sa video. Puta, iba pa yung angas sa live. Iba yung delivery, yung intensity mismo, yung intensity, yung epekto ng joke sa live. Kasi may pag mag-isa ka lang, minsan ma-appreciate. I mean, mag-isa ka nanonood sa video, ma-appreciate mo minsan hindi. Pero pag sa live, puta, pag alam mong pasok yung joke, talagang pasok eh. Dagdag ko na rin, may pag sa live naman, makikita mo yung expression ng mga MC eh. Pag kasi sa ano, nakatutok, binabarahan mo to.
hindi nakatutok dun sa kanya eh. May kita ang expression nila kung ano. Tsaka expression na rin ng mga MC na nakapalibot sa taas. Pagka mahalaga rin yun eh, para sa akin. Kasi pag live talaga, talagang ano eh, iba experience eh. Pagka live eh, talagang kung na-experience mo talaga yung live na FlipTop, talagang sulit talaga yung ano eh, yung pagpunta mo, pag ano, ganun yung experience eh. Oo, feeling eh. Sulit na sulit talaga eh. Hindi ka tulad naman nanonood ka sa YouTube eh. Iba pa rin yung ano, grabe ang init eh. Ngayon, umuulan, malakas, mabagyo sa labas. Iba yung live pagka feelings talaga. Tsaka ma-appreciate mo yung mga ano nila, yung mga bara nila, kompleto. Pag ano, sa isa't isa. Ayun, mas maganda kasi live lahat ng nangyayari, nakikita mo, sobrang natural. Ako, siguro mga pang 10 beses ko na panood, maganda talaga live. Pil na pil mo, tsaka ano, yung crowd maganda.